Hello guys, for today, I'm gonna show you how to bypass a iPhone 6 with untethered bypass, step by step, and installing CheckRain on this USB device. Okay guys, this video is support from iPhone 5S to iPhone X. Now guys, sanay panoorin nyo yung video nito guys at makapulutan nyo ng aral. Ituturo ko sa inyo ng step by step from creating CheckRain to bypassing. Okay guys, start na tayo guys. First guys, you need a USB formatted device. Kailangan guys, wala tong laman na. Ayan, insert natin guys to check para malaman natin kung wala laman. Ayan guys, detected siya as USB. Wala yun naman guys. Ang kailangan natin guys is extract muna natin tong ating ito. Tsaka ito naman para sa pagbabypass ng iCloud. Ito yung paggawa ng CheckRain. Nandito yung file niya, then nandito na rin yung tools niya. Then ito. Ito yung ating pambypass. Ito guys, delete na muna natin to para makita niya as you can see. Then extract natin dito lang here. Pag na-extract natin dito guys, ayan, di ba nakita nyo nakasaksak na, i-zoom na lang natin guys. Ayan, then open natin si folder, zoom natin konti. Open natin CheckRain. Okay yan guys, kung gusto nyo basahin pwede naman. Open natin. Then ito yung kailangan natin, si Rufus. All you need guys is dapat connected kayo kay Wi-Fi para sure tayo na hindi mag-error si Rufus, kasi hindi ito katulad ng dati na kahit walang connection makakapag-create tayo ng mga Windows 10 bootable. Dito ginagamitan ko siya ng internet kasi nakatry na ako ng walang internet, nag-error. Open natin si Rufus file. Rufus, ano yan. Then, ito yung kailangan natin i-load. I-load natin kay Rufus itong CheckRain na to. Okay, and then select. Then, pupunta muna tayo kay desktop ko kasi siya in-extract. Eh. Makikita nyo nasa labas guys, dito. Then, papasok tayo kay desktop. Ayan, desktop, para madali natin malocate. Ito siya guys. Then, double click. Then, makikita nyo na guys. Ayan, then, pagka-click natin, naka-highlight na open. To load. Once na na-load na guys, you need to start. To continue. Then, okay. Okay nyo lang guys. Then, wait natin siyang mag-loading. Una kasi, kung hindi format si USB is pinoformat niya. Eh dito, format na siya kaya mabilis na natin may pa-process. Gagawa muna tayo ng CheckRain bago natin i-restore yung nakalock nating itong iPhone. Gagawa muna tayo ng CheckRain bago natin ito i-flash para dire-diretso tayo guys. Once na nakita nyo guys, is ready. Okay na guys yan. Ika-close na natin. Ibig sabihin, na-create na siya. Ngayon,
para malaman natin na success na ba siya, pupunta tayo sa PC, this PC. Makikita nyo guys, nakalagay, check rain. Then, pag in-open nyo, complete na siya guys, meron na siya dito. Ngayon, start na natin guys, restore muna natin si iPhone 6 using a Trio Tools. Kasi guys, kung gagamitin ko si iTunes, medyo matatagalan tayo sa video kasi wala akong downloadable file dyan. Dito tayo kay Trio Tools kasi meron tayong file na i-inject na lang. O kung kayo, kung gusto niyo, pwede naman kayo kay iTunes para mag-restore muna. Kailangan kasi clean restore para makakapasok siya rito. Okay guys, ilalagay na natin to, i-adjust na natin, and then okay guys, i-unplug, then unplug natin siya, then off natin si iPhone. Pagka off, long press natin si home button, then plug the USB cable para ma-read. Long press lang natin guys, kailangan lumabas yung connect to iTunes. Yan guys, as you can see, detected na siya by iDevice. iDevice connected. Then, lalagay ko siya dito guys para makikita niyo din. Dito sa gilid, lalagay natin yan. Then, mapapansin nyo guys, detected siya ng iTunes. Pwedeng dito, pwede kayo mag-update dito para ma-flash siya. Pero, ako hindi ko nagagawin guys kasi may download na ako. X na natin yan. Go to flash. Then, dahil hindi naman ako naka passcode lock, mag-i-import na lang ako ng file. Using this. Then, pupunta ako kung saan ko located yung file. D, nasa D siya sa iPhone firmware. Then, guys, then, flash. Wait lang natin mag-success yung flashing ng file para makakontinue na tayo dun sa pagbabypass niya. Nagtatanong siguro yung iba, bakit ko pa plinash kung nandun naman ako sa nag-welcome na yung ano yung iPhone ano. Ginawa ko lang siya para sa mga newbie. Magiging pattern nyo ng step by step nyo from creating to restoring. Bago bypassing din. Para malinaw lang. Kaya ako siya ginawa. Yan guys. By normal mode. Kailangan natin may success yan. Pasensya na guys ha, kasi ako'y malapit lang dito sa kalsada. Nandito banda yung shop ko din. Kaya mapapansin nyo guys, may mga dumadaang motor. Siguro, someday, pag tayo nakagawa na tayo ng maraming video at marami na tayong naipon sa ating paggawa ng video dito sa YouTube, kung tayo ipapalarin, bibili tayo ng maganda-gandang camera na merong ano, noise cancellation para hindi naririnig yung mga ano, ingay sa labas. Para klaro tayo guys. And wait lang natin matapos yung pagre-restore. Tapos papakita ko na dyan kung paano mag-jailbreak
Paano mag-boot, check rain, jailbreak, then yun na nga, bypass. Itang natin guys. Huwag po kayo mainip. Sundan nyo lang tong video ito, huwag nyo na skip. Kasi para hindi kayo ma-miss sa mga ano, mga ideyang lalabas dito. Kasi baka fast forward nyo, doon sa time na pinas forward nyo, lumampas na pala kayo. Sayang naman guys. Nag-start na kayo, from start, tapusin nyo na rin end to end. Be patient sa pagpa-flash gamit ang iTunes tsaka itong ano Trio Tools kasi matagal siya guys, waiting lang talaga. Kesa naman i-cancel natin hindi natin matutuloy yan. Yung iba kasi baka yung iba nagtatago, yung tagal na pag nag-error yan guys. Magsisimula pa lang kayo dyan, mga 20 to 30% error na yan pag may tamang iPhone. Okay guys, kung makikita nyo guys, congratulations, yung flash nya is complete. Wait na natin si iPhone na makapag-setup to hello. Then, close na natin itong ginamit natin. Close. Inyo. Then, yan guys, makikita nyo, nakalock siya. Then, close na natin to. Okay. Let's proceed na tayo guys to how to jailbreak and how to use the check ring. Natin ito ipakita. Then, ito yung ginawa natin guys. Insert. Yan. Mas maganda is i-off natin, shutdown natin. Kasi yung yan. Shutdown. Shutdown natin para mas mabilis tayo makapasok. Hold natin, power, then F9, long press, press nyo lang, or long press nyo, para mabasa, si bootable. Then, change natin si USB hard drive, kasi ito yung Sony siya eh, ito yun. Then, down,
Then enter. Then guys, isa-zoom muna natin to guys para makita nyo guys yung part na to. Ayan. This option, enter. Dapat guys, naka-ano to, naka-check ito. Itong itaas na to. Okay guys. Up, up. Up and down, diba? Up and down. Up lang natin. Then enter to check. Enter, then balik na tayo, down, 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 down to back, then back, enter. Tapos, right, right natin, papunta kay start, nandito sa mga button guys, left and right, up and down. Okay, enter. Kailangan, ang device natin is, naka-connect to iTunes. Ngayon, papansin nyo guys, wala, hindi siya naka-ano, hindi siya nabasa. Ngayon, i-off natin guys. Okay. Palinawin lang muna natin. Ayan. Then, off natin. Dumubo na natin yung USB. Pansin nyo guys, bumalik. Hold. Long press natin si home button. Then, insert USB. Naglo-loading pa nga, na-insert ko na. Oh. Basta, naka-hold tayo. Pwede-detect yan guys. Hold natin. Yan. Once na nakakonect to iTunes na siya, balikan natin to guys to make sure na nakacheck. Dapat nakacheck yun na sa taas. Then, back natin. Then, punta tayo kay start. Then, enter. Pag nakita nyo na to guys, hawakan nyo na tong si ano. Then, pag click nyo ng start, kailangan nakahawak na kayo kay home button, then kay power, then magbibilang siya, then release 1, 2, 3, pag that 3, 2, 1, pag 1 release, then wait nyo siya, huwag nyo bibitawan hanggang sa makapunta siya kay DFU mode. And guys, yan, pag naka DFU mode na siya, pwede nyo bitawan. Yan, mapapansin nyo guys, oh, wait nyo lang mag done para ma-jailbreak natin si device. Then, done. All done, nakalagay. Mapapansin nyo guys sa screen. Then, done. Click nyo si enter. Pag nandito na kayo guys, right, then, enter, then, type reboot. Reboot. Then, enter. Para si PC is mag-reboot sa no Windows. Okay guys, then next na natin guys, dahil jailbreak na siya, ibabypass na natin siya. Okay, lalagay ulit natin siya dito sa ating mahiwagang stand. Yan. Then the next, para mabypass natin siya guys, is extract natin di itong file na to. Extract. Make sure guys, bago niya extract nga pala to, bago na. Wait. Bago natin extract ito, you need to off si ano natin, si Windows Defender. Once kasi na ma-detect ito ni Windows Defender, kung naka Windows 10 kayo, masasayang lang yung extract nyo. Kailangan nyo muna siyang i-active o i-allowed or i-restore. Kaya pupunta muna tayo kay Windows Defender. Yan. Pasok tayo kay Windows Defender. Double click nyo lang. Off muna natin.
sa home. Then off natin to yung ano dito, sa protection niya. Yan, off lang muna natin. Hindi naman virus yung file, kaya okay lang. Off muna natin, guys. Kayo, yan, off niya yan, yung mga naka-on na yan. Okay lang yan. Then tsaka niya na siya, extract. Isi-zoom natin, guys, para makita nyo. Yan, extract here. May password siya, guys. Ang password niya, guys, is frpfile.com. File.com. Yan, guys. Once na extract na siya, guys, yan, open lang natin by double click. Yan. Dahil nagawa ko na to, guys, sa part ng dulo nito, dito mapapansin nyo dito, meron siyang configuration. Sa hello screen lang naman to, hello server. Yan nga. Para hindi na rin tayo mag-error, ilagay nyo na rin config dito. Ilalagay ko na sa details ng download file kung ano ilalagay nyo, guys. Sa baba ng aking channel, yung pinaka-website nila. Para dun nyo na i-download yung ano, yung configuration. I-screenshot natin para makita nyo, guys. Hindi ko na siya may sama dito, eh. Then, balik na tayo dito. Sa hello screen. You need to click untethered bypass. Yan. Click natin yan, guys. Yan. Click natin. Wait nyo lang, guys. Wait nyo lang. Tapit natin. Yan. Mapapansin nyo si iPhone. Naglo-loading siya, guys. Ilatapat natin. Wait nyo lang na mag-success yung bypass. And congratulations! Fully untethered bypass na siya. Pwede nyo nang login na ng Apple ID. Sa ano, pwede na kayo mag-download sa iTunes, sa ano niya, sa App Store. Then, yun. Unlimited restart. Pwede nyo na siyang i-connect sa Wi-Fi. Ang hindi lang sa kanya gagana is yung signal. Soon, gagawa tayo ng, ano, ng bypass with signal. Mid or without mid. Soon, guys. Kapapansin nyo, guys, once na nagbabypass kayo, guys, mapapansin nyo is namamatay hindi yung screen, naglo-loading siya. Don't panic, guys. Isa yun sa mga process talaga. Connected naman yun dyan sa pababypass. Wait nyo lang, guys. Para pala, guys, malaman nyo din, kasi si IFRP file, hindi siya magpo-proceed ng bypass kung hindi kayo naka-jailbreak. Eh, makikita nyo, guys. Jailbroken. Lalabas dyan, red. Yan, malapit na, guys. Kung gusto nyo naman na, ano, guys, na hindi mawala yung signal niya, magagamit nyo as SMS sa message, magagamit nyo rin siya sa, ano, sa pag-call. Dahil hindi ito, ano, eh, untethered to, eh. May mid ID siya. Hindi siya pwedeng restart ngayon. Pag ni-restart nyo siya,
mawawala yung signal, pero magagamit nyo pa rin siya. Magagamit nyo pa rin siya, pero mawawala yung signal. Maglalabas lang ganyan, searching lang. Kaya mas okay guys, kung nabypass nyo na siya ng ganyan, huwag nyo nang hayaan malobat. Pwede nyo siya gamitin, may signal yan guys. Ayan guys, malapit-lapit na sa katotohanan. Then, makikita nyo guys, as you can see, sa baba ng ating tools, makikita nyo dito is bypass success. Then, para malaman natin, pindutin natin si home button. Ayan guys, congratulations guys, successfully na tayo ito bypass. Then, mapapansin nyo guys, ito, tatanggalin na natin. Mapapansin nyo guys, yan. Yung sinasabi ko sa inyo guys, kung gusto nyo may signal, huwag nyo nang restart. Ayan, mapapansin nyo is, working siya, pwede siya ipang call and text. Ngayon, subukan naman natin i-restart. Dismiss. Kung maglalak. Then. Tignan natin kung maglalak. Close na natin si tools. And guys. And guys. Magagamit nyo na siya. Tapos, no service na kasi ni-restart natin eh. Okay guys. Hanggang dito na lang yung video natin, naway nakakuha kayo ng idea, nakapulutan nyo ng aral, at magagamit nyo din sa mga darating sa inyong unit. Okay guys, thank you for watching, and don't forget, like, comment kung may gusto kayong sabihin, and subscribe sa aking YouTube channel for more YouTube videos na i-upload ko para lagi kayong updated guys. Salamat ng marami and enjoy. Keep watching sa lahat ng aking video. Thank you.